Before we go to the Babagay case, may I just ask some questions regarding the Perito case? Sergeant Pigkaulan and Peregrino, you executed a joint affidavit. Tama po? Yes, Your Honor. Doon sa kaso ni Perito. At nakalagay doon sa inyong joint affidavit ang media representative at elected official. At doon ay pareho itong nakiusap sa akin, Pigkaulan, referring to Pigkaulan, na sila ay mag-aabang na lang sa loob ng aming sasakyan. Do you confirm this in your affidavit? Yes, Your Honor. Yes. Who was the media representative then? Chory Arce, Your Honor. Oh. May I request the COMSEC to invite the media representative in the next hearing? Now, who was the elected official? Kapitan Cabasbas po. Ha? Huh? Leandro Cabasbas po, Your Honor. Do you know Barangay Captain Andeng Cabasbas before? No, Your Honor. Oh, na-assign ka sa Rizal, di ba? Your Honor, I'm previously assigned at Taytay Municipal Police Station, Your Honor, kaya hindi ko po... Magkatabi lang yung Antipolo at saka Taytay eh. And who was the one who called for Barangay Captain Andeng Cabasbas? Oh, ang tagal yung sumagot eh. Your Honor, di ko po kasi kilala yung Andeng. Ang alam ko lang yan. Sino nga sa inyo ang tumawag kay Captain Barangay Captain Cabasbas para maging witness? Ako po, Your Honor. Sino po? Ako po, Your Honor. Ikaw? Yes po. Ikaw ang na hindi nakakilala o anong pangalan mo? Corporal Pigkaulan po. Ha? Corporal Pigkaulan. Pigkaulan. Have you ever been assigned sa Rizal? At Taytay Police Station, Your Honor. Oh, pares kayong Taytay. Meron nga kayong informal na office doon eh. So, may I ask now, Barangay Captain Cabasbas, totoo ba yung statement nila sa kanilang affidavit na kayo po ay nakiusap kay Sergeant Pigkaulan na kayo ay mag-aabang na lang sa loob ng aming sasakyan? Your Honor, tumawag po sila sa akin. Totoo po ba yun o hindi? Tumawag po sila sa akin. Teka. Ang sinasabi nila sa affidavit nila, ang media representative at elected official, at doon ay pareho itong nakiusap sa akin, referring to Pigkaulan, na sila ay nag-aabang na lang sa loob ng aming sasakyan. Pwede pong mag-ganon kasi tumawag po sila sa akin, sabi na may bypass operation po sa Geogracias. Pagdating ko po doon sa lugar na yon, may lumapit na sa akin isang pulis sa may sasakyan po. Tapos po, nando po ako sa sasakyan lang. Kaninong sasakyan po kayo nandun? Hindi na po ako interesado sa mga ganong sitwasyon po. Ang ibig mong sabihin, Kapitan, papasok ka lang sa isang sasakyan na hindi mo alam? Hindi po, kasi lumapit pulis sila ng region. Kaninong sasakyan yung pinasukan po ninyo? Basta may mga pulis po doon, hindi ko po alam kung kanino po may ari ng sasakyan. Ano po ang sasakyan na yun? Madilim po doon eh, hindi ko na po. Hindi. Ako'y Tigantipolo rin, Kapitan. At ikaw ang kapitan ko sa barangay. Opo. Ako ang nagpasimento doon sa kalsada na paakyat sa Grand Heights. Kaya huwag mong sabihin, hindi ko alam yan. Sir, basta tumawag ka kahit anong oras. Hindi nga, ang tanong ko, anong sasakyan? Hindi ko na po ako masyado sasakyan. Ano po sasakyan? Gusto ko yan, may contempt din kita eh. At may kulong dito eh. Sir, wala po kasi akong ano, basta may reminder lang. Ang maging kapitan ka, na hindi mo alam yung sasakyan at kulay ng sasakyan na pinasukan mo.
Hindi ko na po ako masyadong ano sa interesado sa ganun kasi pagka usually po kahit daling araw tumatawag sa amin. Captain, hindi na po... excuse me, ano, may we remind you no to answer directly the query of Congressman Akop. Otherwise, we would be tempted to do something na you won't like. So, napaka-basic lang naman ang tinatanong eh. Can you please answer right, ano, straightforward, please? I am warning you, Barangay Captain, this is an official business. This is not a personal business. Ako mismo ang author ng pag-iimbestiga na ito. And I want the truth to be ferreted out. Kaya sagutin mo yun. Otherwise, mapipilitan ako to cite you and to move, to cite you in contempt. Makukulong ka rito. Congressman Akop, may I ask something? Ano? Yung bang lugar na pinag-uusapan natin is area, may mga poste ng ilaw. Tapos at the same time, ay gaano siya kalayo dun sa sasakyan? Malapit lang po ba sa sasakyan? O ano? Pag kayo po'y aakyat dun sa Grand Heights, gasolina ang nasa kanan. Okay. Gasolinahan. Okay. Tapos ang nasa kaliwa ay wall kasi business establishment yun eh. Hmm. Tapos may mga puno. After that, may mga resort. Okay. So I do not see any reason why a barangay captain would not be able to see the color of the vehicle na pinasukan niya. At hindi rin niya alam kung anong klaseng vehicle. Kasi importante po yun eh. Kasi may ini-establish ako dito. Unang-una na nagsisinungaling sila sa affidavit nila. Totoo ba na nag-antay ka bago inaresto si yung anak ni Mrs. Babagay? Nag-antay po ako doon sa sasakyan na una. Ano nga po yung sasakyan na yun? Congressman, kasi po pagka ganyan may tawag po sa akin, hindi ko na po ako interesado sa mga... Wala po sa tawag yun, Kapitan. Ang tanong ko lang ay simpleng-simple. Anong klaseng sasakyan at anong kulay ng sasakyan yung pinasukan mo at pinag-antayan kasi according to the affidavit ni Pigkaulan at saka si Peregrino? Kapitan, simple lang naman yun. Ano tinatanong? Kung ano kasi pag once naman tayo, pumasok ka sa kwartong to, alam mo yung kulay, di ba? Kahit na hindi ka nakatutok sa color, at least alam mo. What's the color of the car? Pero ang totoo po, Chairman, ano po, kasi sa dami na po namin napipirmahan, hindi na po kami kasi, hindi ko na po masyadong tinano yun. Basta halimbawa, may kausap ako, hindi ko po na iniimbestigay po yung mga nasa paligid ko po. Kasi tinitingnan ko po yung mga tao kasi ang inisip ko, delikado rin ako pagka ganun ano, hindi ko na po yun masyado po ako sa sasakyan. At ang importante sa akin, makatistigo po ako doon sa inventaryo. So wala po akong pareho yung nagsasabi na hindi nyo alam ang color ng sasakyan. Kasi hindi ko na po matandaan yung sasakyan, sir eh. Kasi pag ano po, ang akin lang po doon ano, wala po akong ano doon kasi tumawag lang po sa akin. Sandali, yung sasakyan ba ano? Sasakyan yung parang may ano ang De. Pinto po sa Kapitan, dalawa lang yan eh. Hmm. 'Di ba pagsasakay ka ng kotse? Upo ka lang. Kotse, mababa eh. Mataas ba, mababa ba? Ano po, mababa. Ginamit po ba yung kamay mo para makasakay ka ng sakyan o umupo ka lang? Hindi po naka ano lang po ako doon sa tagiliran, nakasandal po. So hindi ka sumakay? Hindi po, doon sa may pinto lang po, pinto. Iba yung sumakay ka, iba yung nakabang ka sa loob ng sasakyan, iba yung sumandal ka. At saka, alam mo, Kapitan Birang, ano, di ba, opisyal ng pamahalaan na inelect ng ating mga kababayan, opo. Dapat naman, ikaw nga, kentuhan nga lang sa barangay, sa kanto-kanto, alam mo na kagad kung ano yung pinagkikwentuhan eh. Ano suot na uniforme nung kalaban sa basketball team eh. Ba't itong sasakyan, parang napakahirap sa'yo. May dumaan lang magandang sasakyan nga sa kanto natin. Uy, kanino kaya yun? Ah, yumaman na ata si Juan de la Cruz. Yung totoo po talaga po. Hindi identify yung simpleng bagay na tinatanong na ating senior vice chair. Parang kahiyahiya naman po tayong nandyan tayo sa inyong posisyon tapos hindi nyo masagot yung simpleng tanong. Eh,
Ang totoo po niyan, talagang kahit ano po mangyari sa akin, yun po ang totoo. Wala po na po ano sa kaso kasi ako lang po ay pumipirma doon sa inventaryo. Hindi ko naman po kasi alam na dadating sa ganitong sitwasyon, kaya hindi na po importante sa akin yung ganun. Kasi lagi naman po ako pumipirma, madami na po. 10 taon na po akong puno ng barangay. Okay, we understand that you are signing in all the documents or inventory that are being processed, no? But in signing every document pertaining to each and every case, dapat you have all the knowledge. Porket naging kapitan ka kung hindi mo alam ang lahat ng pinipirmahan mo. It is parang you were saying in this committee that is a ministerial sa iyo na pirmahan mo yung mga inventory. That's the case. The reason you were elected as a chairman, opo, dapat every case alam mo. Kasi ano yan eh, mga kabarangay mo involved yan. Di ba? Or kaya mga kababayan mo sa Antipolo. And that's the reason why it was mandated in the POP that an elected official should be there because they know what they're doing. Otherwise, we will be getting other people in the community. Kukuha na lang kami dyan ng mga tambay. Eh kung ang gagawin mo, ministerial lang ang gagawin mo. Ganyan yan ang pinalalabas nyo dito eh. It's just a ministerial duty on your part to just sign the inventory. That's wrong. Opo. So, kailangan alam mo ang lahat ng pinipirmahan mo sa bawat dokumento na ibinibigay sa iyo pertaining to all this arrest. Ngayon, ang tanong, anong ulay? Anong sasakyan? Simple lang yon, Kapitan. Kaya ako, hindi naman to, it's not about you. Okay, kung nagkamali ka sa affidavit mo, di ba? So, wala po akong affidavit na ano, Mr. Chair, ginagawa. Hindi po niya affidavit. Affidavit, joint affidavit ni Pig Kaolan at saka ni Peregrino. Sinasabi nila dito na nung dumating yung media representative at saka yung si Kapitan ay nakiusap sila kay Pico Olan na sila ay mag-aabang na lang sa loob ng aming sasakyan. So, ibig sabihin, ang sasakyan na yon, sasakyan either ni Pico Olan at saka ni Peregrino. So, mag-aantay na lang sa sasakyan. Opo. Oh, so, okay. So, Ilang oras ka nag-antay? Sandali lang po eh. Mga 10 to 15 minutes. O sa 10 to 15 minutes? Ako, stay mo ako dito ng 15 minutes. Hmm. Siyempre, yung vision mo, ako, doktor ako sa mata eh. Meron kang vision, front vision. Meron kang peripheral. Kahit nakatingin ka sa vision mo dyan sa harapan mo, somehow nakikita mo ang peripheral vision mo. With 15 minutes, you know, you can identify all the colors in this room. I have the green curtain. I have a brown door. I have a brown table. Even without looking directly on the subject. You know that? As I being an optometrist by profession, he said, so kung 15 minutes ka nag-stay doon, alam mo yung kulay, kung ano yung sinasandalan mo. No, ngayon, anong color? Anong color niya, Kapitan? Hindi pa. Talagang Mr. Chairman, hindi kasi Chair. Po sa dami na po namin hindi na po may interesado sa mga ganong ano eh sitwasyon po eh. Babayan na basta po natin. Kasi kami pipirma po doon sa inventaryo pagka Kapitan, alam namin na trabaho mo 'yon eh. Opo. At gagawin ng pulisyon kasi nasa manual. So, wag mo na kaming lecturean diyan. Ang sasakyan mo kay Pig Kaolan. Ano 'yung sasakyan mo? Kasi nasa joint affidavit mo yun with together with Peregrino. Your Honor, MUX na gray po. MUX na? Gray. Gray? Opo, Your Honor. Gray rin? Opo. Very popular yung MUX na gray. Ano ba yan? SUV ba yan? Susu SUV. Okay. SUV yun. Diba? Ngayon, Kapitan, ang tinatanong ko lang sa iyo, ikaw ba ay sasabihin mo totoo yung nasa affidavit nung dalawa na ikaw ay nag-antay sa loob ng sasakyan ni Pig Kaolan? Basta na ano, pagdating ko po. Hindi, yes or no lang ang sagot doon, Kapitan. Opo, opo. Malapit na akong mapikon na. Inuunahan na kita.
Kanina, sinabi mo nakasandal ka lang. Yes, naging... Ngayon, umaamin ka na nakasakay ka sa sasakyan ni Pigkaulan. Basta na ando po sa sasakyan. Di, basta ano po yun eh. Alam mo, Kapitan, ano, alam mo, alam mo, pinipigil ko lamang si Congressman Akop. Ito, ang hirap kasing, alam mo, kapag hindi mo sinasabi ang totoo, lalabas at lalabas yan. We are not really after dun sa ano mo eh sa kaso mo. Wala ka namang kaso eh. Opo. Ang tinatanong lang ni Congressman Akop, no? Pertaining doon sa apidabit nila. Ngayon, sinabi mo kanina, I heard that na nakasandal ka. Tapos ngayon, umuo ka naman ngayon na nasa loob ka ng sasakyan. So which is which? Basta na doon po, magkakwento po kami nung tumawag sa akin doon sa... Sino kakwentuhan mo? Ano ba, Pig? Kawalan ba yun? Pig. Nasa loob ba kayo? Nasa labas kayo ng ano? Nung dumating po siya, wala pa po kami sa loob, Your Honor. Nasa labas pa po kami. Yung kuwata yung kinakwento niya, Your Honor, yung nakasandali siya doon sa sasakyan, Your Honor. Nakasandal siya. Tapos pumasok kayo sa sasakyan. Opo, Your Honor. Doon na nakiusap siya sa akin na doon na lang doon po sila. Kasi mamadaling tandaan yung kapitan. Kapitan ka. Tapos hindi mo alam na nasa... Kasi pasensya na po kayo kasi sa dami din ng ano, hindi ko po talaga matanda na yung ano. Sa dami na rin ang napipirma din namin. Sa Congressman Akop, you have the floor. Sige. Pasensya na po at hindi ko po talaga matanda yung mga ganong sitwasyon. Sergeant Pigkaulan. Yes, Your Honor. Pinibit mo, nagabang yung dalawang witnesses sa loob ng inyong sasakyan. At sinabi mo, ang sasakyan mo ay MUX. Hindi ko po personal na sasakyan yun, Your Honor. Yun po yung sasakyan na gamit namin during the operation. Hindi ko naman tinatanong kung ikaw nagmamayari, nagdidepensa ka kaagad. No, Your Honor. Ang tinatanong ko lang sa iyo ay pinaninindigan nyo ba yung statement mo sa affidavit na nag-antay si Kapitan at saka yung media representative sa loob ng iyong sasakyan? Yes, Your Honor. Pinaninindigan mo? Yes, Your Honor. So, nagsisinungaling si Kapitan, ikaw rin kanina, sinabi mo, nandun kayo sa labas, ngayon tinatanong kita ng diretso, inaamin mo, pinaninindigan mo yung statement mo sa affidavit. Dahil kung nagsisinungaling ka, I can charge you for perjury. Ito, statement mo, subscribe and sworn to, sinubmit mo pa sa prosecutor's office. Kaya ito ang paninindigan mo, hindi yung sinasabi dahil you will be liable. Diba? Ngayon, ano yung MUX na sasakyan na yun? Kanino yun? Sa'yo? Pigkaulan yung sasakyan na yun? Sa aming sasakyan? Yun ang nakalagay dito eh. Your Honor, ang nakalagay sa aming sasakyan po, ayun po yung kasi yung ginagamit namin for operation. Kanino nga ang sasakyan? Ginagamit mo, hindi malam kung sino mayari? Sir, ano po, kay Major Porsyon Cola, Your Honor. Ha? Kay Major Porsyon Cola, Your Honor. Kay Major Porsyon Cola? Yes po. Sigurado ka ba doon? Yun po kasi yung ginagamit niya, Your Honor, that time. Hindi, ang tanong ko, sigurado ka ba? Yes, Your Honor. Yes. May I ask Major Porsyon Cola if the statement of Sergeant Pigkaulan is true or not? Yes or no? Your Honor, sir. Yes or no? Can totoo ba yung statement niya? Regarding what, sir? Medyo mahaba na po statement. Na ikaw ang may-ari ng sasakyan na sinasabi niya sa affidavit niya? Yun ang pagkakaalam niya po, sir. Hindi dahil na. Ako sakutin po, sir, mo muna ako. Huwag kang pilosopo. Yes or no? Totoo ba yung statement niya? Yes, sir. Sa ako po may dala ng sasakyan, sir. Hindi ko sinasabi. Ikaw daw ang may-ari ang sabi niya. Is that true? Hindi po akong may-ari, Your Honor. Oh, yes. Kasi sinabi mo na sa last statement mo nung una na hindi itong ko. Pinsan mo ang may-ari at yes, hiniram mo. Opo, Your Honor. Oh. Thank you.